Hi, negosyantes. Welcome back to my channel. Most of the regions in the Philippines are still under strict quarantine. Pero sa gitna ng pandemya, marami pa rin tayong mga kababayan ang patuloy na lumalaban para ipagpatuloy or itaguyod ang kanilang nasimulan. Kagaya na lang ng mga young entrepreneurs na nakilala ko lately. I feel so blessed to have been given the opportunity to be invited na maging coach ng tatlong young entrepreneurs through the Kapatid Mentor Me or KMME ng Department of Trade and Industry or DTI in partnership with Go Negosyo. Ako po si Alvin Limikna at welcome po sa Asipulo Ifugao. Ang negosyo ko po ay longganisa at tinatawag po ito sa aming lugar na Pinunong. It was in 2019 when we venture into food processing business. Pinunog po ito na ito ay dinadaan po sa smoking bilang pagpreserba po dito. The pinunog is being cooked, served in many ways, but in the Igorot way, they prefer to serve as sinabawan. Mangan takohi pinunog, makayo! Ako po si Noemi Simon ng Tadyangan Tubabengges. At ang pangalan ng aming munting negosyo ay Simon's Coffee Products. Ang kape na aming pinoproseso ay galing sa family farm kung saan ako at ang aking asawa ang nagmamanage sa ngayon. Gagawa ay galing din lang sa community. Ang aming mga produkto ay raw beans, roasted beans, and drip bags. Kapit tayo! Ako si Sandy Badajos. Ako po may-ari ng Mang Joel's Food Products. So ito pong business namin ay meat processing. And nag-start po ito noong 2018, November. Nagsimula po ito, kaming dalawa lang muna mag-asawa. So, from the start na kaming dalawa lang, ngayon ay meron na kaming apat na staff. And yung dati na yung mga machine, na unang-unang machine na meat grinder, napalitan na ng mga bagong machine. And patuloy kaming nag-improve para makapag-adapt dito sa situation na, na meron tayo ngayon. At patuloy na mabigyan ng magagandang products yung mga tao dito sa Kalinga and to be able to provide yung quality food na pwede nilang pagpilian o pwede nilang mabili para sa kanilang pamilya. It's really an honor for me to have been given the chance to coach these three hardworking individuals. Alvin Limikna of Asipulo Ifugao, Noemi Simon of Tubabengget, at Sande Badajos ng Tabuk, Kalinga. I'm also grateful to some friends and colleagues who took the time para tulungan ako in this endeavor. My good friend Nessie, Joey, Ken, Nicole, Patrick, Percy, and Lynn. Ang isa pong pinaka-goal ng isang parents ay magkakaroon ng isang livelihood para sa kanyang pamilya na sustainable siya para naipapamana sa mga generations niya. Kaya bilang isang nagsimula sa pagtitinda ng isda, after some few years of engaging in this kind of business, napaisip ako ng ano kaya ang maganda pang negosyo na pwedeng gawin. So nakita ko sa aming lugar ay meron kaming produkto na yung tinatawag namin dito na pinunog. At yun, naisip ko na i-innovate ito
At nag-start na kami sa aming food processing dito sa business namin. At isa pa na nag-trigger sa akin kung bakit ko ito naituloy-tuloy, nakita ko yung mga workers namin na committed naman sila na mag-support dito. Yun din yung isang bigay sa akin ng isang inspiration na seryosohin at ituloy-tuloy po ito. Ito yung naisip naming negosyo kasi my in-laws have coffee farm. At mula nung wala nang magmamanage doon, pumalit na kami mag-asawa. Simula noon, trinay naming mag-innovate. We try to pack yung mga per kilo. At ngayon, nagpapack na rin kami ng roasted. And so far, okay naman siya. Nasimula itong business na to nung in-encourage kami ng isang friend na mag-start itong business na to. At sa kanilang support din, binigay na kami na aming first machine para makagawa ng longganisa is yung meat grinder. So, nung nag-start yung business namin, ang unang product po namin actually is skinless longganisa lang. And yung first produce na nagawa namin is 5 kilos. So, that was their first start nung nagsimula itong business na to. And since then, from the first month na nag-start kami, totoo kami sa first earning namin na 5,000 for that month. Pero as time goes, ay nakikuha namin kasi nagpatuloy ang business. At simula dun sa 5 kilos na yun, 2 years since nung nag-start kami, na-reach na namin yung pinakamataas din namin na sale na or na nagagawa, umabot ng 120 kilos per week. Nagkaroon ako ng inspiration na ituloy-tuloy lang ang aming ginagawa sa pagninegosyo. Pangalawa ay sa mga details ng business. Nung una kasi ay hindi ko binibigyan ng importansya, mga recordings. Pero nung coaching sessions na nakita ko kung anong importansya ng pagmamanage ng business. Simula pa lamang sa paggawa saka yung marketing at lalong-lalo na sa financial statement. Ang mga natutunan ko sa coaching sessions na to is to put God first. Yung dedication mo sa mga ginagawa mo, you have to dedicate yourself. And then kay Ma'am Roda, natutunan ko sa kanya is small details matters. Marami kaming natutunan actually talaga. Pero ang natutuan ko sa coaching session namin with the group, yung sa team coach namin is talagang nag-focus sila sa amin kung paano namin i-handle yung finance. Tinulungan din nila kami na kailangan ma-separate natin ng tama yung para nga sa mga pagbabayad sa gobyerno, yung mga taxes natin. So, malaking bagay yun kasi para sa akin nga, I believe it is in line din dun sa Bible verse na nagsasabi that you should give unto Caesar what is Caesar's and give unto God what is God. Kinapasalamatan ko yung aking team din, lalo si Ma'am Roda na naging coach. Sobrang na-appreciate ko talaga yung ginawa nila Ma'am Roda kasi nga for our team, nag-effort na magkaroon kami ng sariling team namin. Meron kaming accountant, meron kaming marketing expert. Andyan yung mga experiences nila, meron pang mga IT. So nakakatuwa yung nangyari sa mga coaching session na ito. Base sa mga sinabi ng ating mga mentees at young entrepreneurs na sina Alvin, Noemi at Sande, the KMME program ng Department of Trade and Industry ay napakalaking tulong para sa kanila bilang mga bagong negosyante. Ang pagkakaalam ko, ang KMME program ay nagsimula pa noong taong 2016. To tell us more about it, kasama po natin ang DTI Regional Director ng Cordillera Autonomous Region na walang iba, kundi si RD Mirna Pablo. Thank you so much, Ma'am Roda, and thank you for this opportunity to share with you some information relative to our Kapatid Mentor Me program. Yes, DTI became a partner of the Philippine Center of Entrepreneurship in 2016 when we just started with the Mentor Me at DTI. So, Kapatid Mentor Me Microenterprises po yun, KMME. It was launched in 2016 in all the regions, and after which we had our Mentor Me in each of the provinces. So, this Mentor Me program, Ms. Roda, is a crash course for existing entrepreneurs with 1 year track record in their business. Ano po yung napag-aaralan nila? They are very lucky. Dahil if they go to the
business schools like Asian Institute of Management, if they go to Ateneo Business School, if they go to the UP Institute for Small Scale Industries, 200,000 would be the tuition fee for them to be there for a minimum of 3 months or a maximum of 6 months. Ito po is short course because they are businessmen. They cannot afford to be away from their businesses for a long time. So we have scheduled it for a 10-week, 10-module for the participants. First module is entrepreneurship mindsetting, entrepreneurial mindsetting. So napakaganda po yung modules niya. May production management, meron siyang organizational management, meron siyang marketing. Complete po yan. Instead of spending 500,000 in known business schools, they can have it for free at the Department of Trade and Industry in partnership with the Philippine Center for Entrepreneurship. RD, for sure, marami pang mga aspiring at young entrepreneurs ang interesado na makibahagi at gusto ning matuto sa pagnanegosyo through KMME program. RD, paano ho ba sumali o di kaya paano ho ba ang kailangan nilang gawin? Ano ba ang kailangan nilang ipaghanda ng ating mga aspiring entrepreneurs or mga existing entrepreneurs na rin na gusto rin magkaroon ng karanasan bilang mentee dito sa KMME program? Okay, good question, Ms. Rhoda. There's a selection process po for those who are interested and qualified. Kailangan may operation na sila for 1 year. Why do we need to have that? Kailangan may track record na makita natin na oops, indeed, may operation na siya. Registered with a legitimate agency. It can be registered, of course, with PPI under its business name. Mas naman kasi yun naka-register sa LGU or any accredited agency like DOLE or DSWD. But we give priority to the many clients of PPI already. So we advertise. There's a schedule 2 months from now for mentor me and for the clients of PPI who are interested to participate. They have to go to the provincial office and to be interviewed by the provincial director, and then they have to fill up a profile sheet, ano yung business nila, and all the information needed. And they have to commit that they have to finish the course. So, ikatutuwa ng mga kababayan natin na interesado sa programang ito ay yung sinabi ninyong free. Walang bayad itong KMME program na to. Bukod sa KMME, RD, meron pa ho bang ibang mga programa ang DTI na nagbibigay pa rin ng assistance or tulong sa mga entrepreneurs, especially sa mga young entrepreneurs? Yes, sure. Kaya nga magandang mag-participate ka sa Mentor Me, KMME, kasi ang dami mong network na mabibuild up doon. Ito naman, ano yung programs ng DTI na makakatulong sa inyo? So, alam natin, karamihan kasi kung 20 ang participants mo, 15 would say na financing po ang kailangan ko. The Small Business Corporation, which is the attached agency of DTI, is also assessing those qualified na borrowers. But ang kagandahan nito, continuing po yung loan. So, na-attract sila kasi ang interest niya is 0.5% per month, 6% per year. And then 10,000 to 200,000 per ang pwedeng hiramin. Depende yan sa presentation ng business plan po. Before even pandemic and during pandemic, we have been offering a lot of seminars, webinars. In our direction and priority is developing the young entrepreneurs to become the next generation entrepreneur after their parents. This is an introduction of car and only car, yung mga young entrepreneurs. Hindi talaga nauubusan no, ng magandang balita ang DTI para sa ating mga entrepreneurs. Mula sa Cordillera Autonomous Region. Maraming salamat, Regional Director Mirna Pablo. Maraming salamat, RD, and congratulations for all the good things that you and everyone in the Department of Trade and Industry have been doing in helping all the existing and aspiring entrepreneurs. Kayo po ay itinuturing na isa sa mga pag-asa ng mga negosyante, lalo na ang mga micro, small, and medium enterprises, para na rin sa tuloy-tuloy na pagbangon ng ekonomiya ng ating bansa. God bless you po, RD. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Ms. Rhoda. Thank you for this opportunity. And maraming salamat din sa support mo for the MSMEs. Thank you, DTI and Go Negosyo. And to you, Alvin, Noemi, and Sande, I can't wait to see your businesses grow and succeed.
You've been working so hard. Surely God would reward you as He promised in Psalm 128 verse 2. Bye everyone! See you again in my next video. Please don't forget to like and subscribe.